Sa simula ng pelikula, umakyat ang mag-amang duo sa mga burol ng troll sa Western Norway bilang isang libangan. Pagkarating nila sa tuktok, sinabi ng ama, si Tobias, sa kanyang anak na si Nora, ang tungkol sa alamat ng maalamat na trolls. Tila, ang mga gawa-gawang nilalang na ito, ay gumalagala sa lupa ilang libong taon na ang nakalilipas, ngunit isang araw, sila ay itinapon sa mga bato nang sila, ay nakipag-ugnay sa sikat ng araw. Si Tobias, isang kilalang folklorist, ay naniniwala na ang mga troll ay gumagala pa rin sa mga bundok ng Norway. At ang kanyang anak na babae ay nabighani dito. Fast forward sa 20 taon, si Nora ay lumago sa kanyang paniniwala sa magic, at sa halip ay bumaling sa Agham. Ngayon, nagtatrabaho siya bilang isang paleontologist. Matapos magtrabaho ng halos 6 na buwan sa isang archaeological site, sa wakas ay natuklasan niya ang isang misteryosong fossil. Tuwang-tuwa na sa wakas ay nagbunga ang kanyang pagsusumikap, ipinagdiwang ni Nora ang kanyang kamakailang paghahanap sa kanyang koponan. Sa kalapit na Dovre Mountains. Mabilis na konstruksyon ang nagaganap upang magtayo ng istasyon ng metro. Ang mga manggagawa ay abala sa pagbabarena sa bundok at pag-aayos ng mga pampasabog upang lumikha ng isang daanan para sa proyekto. Samantala, isang pulutong ng mga aktivista ang nagpoprotesta laban sa pagtatayo, sumisigaw na dapat hayaan ng gobyerno na mabuhay ang bundok. Hindi pinapansin ang kanilang mga protesta, pinalabas ng hepe ang mga pampasabog, pinasabog ang bundok ng magkawatak-watak. Siya at ang mga manggagawa ay pumasok sa loob ng kuweba ng Dovre upang suriin. Ngunit nakakagulat, nakarinig sila ng malakas na dagundong. Ilang sandali pa, naramdaman nila ang pagyanig ng lupa, at isang sinaunang gawa-gawa na nilalang ang bumangon mula sa mabatong kailaliman ng bundok. Sa takot, ang mga manggagawa ay tumakbo para sa kanilang buhay, ngunit ang bumabagsak na mga labi ng bundok sa kalaunan, ay tinatakpan ang kanilang kapalaran. Dinagtagal, ang balita ng insidente ay nakarating sa Norwegian Armed Forces Headquarters sa Oslo. Nagpa siya ang general na magpadala ng sasakyang panghimpapawid upang makakuha ng malinaw na mga larawan ng kung ano talaga ang nangyari sa site. Pagkatapos ay nagbibigay siya ng mga tagubilin upang alertuhan ang punong ministro. Susunod. Nakita namin ang Norwegian PM at ang kanyang tagapayo, Andreas, patungo sa base ng militar. Sa kanilang paglalakbay, ina-update sila ng ministro ng depensa sa sitwasyon at inihayag na mahigit 50 katao ang namatay sa insidente. Pagkatapos ay ipinakita niya ang ilang mga larawan ng Ground Zero, at sa isang mas malapit na view, makikita natin ang napakalaking butas sa lupa. Sinabi ni Andreas na mukhang mga bakas ng paa ang mga ito, ngunit hindi siya kwalipikadong magkaroon ng opinyon. Samantala, nagdiriwang pa rin si Nora, kasama ang kanyang mga kasamahan sa okasyon ng kanyang groundbreaking discovery. Nagpatuloy siya sa pagsasalita, ngunit biglang, dumating doon ang isang military helicopter. Pagkatapos, lumabas ang isang sundalo at sinabi kay Nora na siya ay ipinatawag ng punong ministro sa Oslo. Hindi nag-aksaya ng oras, sumakay siya sa chopper at tumungo sa base militar. Pagkarating niya, inihatid siya ni Andreas sa isang silid na puno ng mga opisyal ng gobyerno. Sumama sa kanila si Nora habang pinag-uusapan nila ang kasalukuyang sitwasyon. Ipinapalagay ng mga opisyal na ang pagkasira ay sanhi ng ilang uri ng gas, ngunit iba ang sinabi ni Nora. Matapos suriing mabuti ang larawan ng bakas ng paa, pinaghihinalaan niya na maaaring ito ay isang sinaunang hayop na bumangon mula sa mga bundok. Sinabi ni Andreas na maaaring supernatural ito, ngunit hindi siya kwalipikadong magkaroon ng opinyon. Gayunpaman, kinukutya lang siya ng mga opisyal ng gobyerno na nagsasabi na hindi ito isa sa kanyang mga kaso ng pananaliksik sa fossil. Inaalis din nila ang posibilidad ng isang hayop ang nasa likod ng lahat ng ito. Sa sandaling iyon, si Sigrid, isang computer genius na nagtatrabaho din para sa Norwegian Armed Forces, ay pumasok at sinabi sa grupo na nakuha niya ang isang video mula sa insidente. Kapag nilalaro niya ito, napansin ng mga opisyal ang humigit-kumulang 150 talampakan ang taas na lumalabas sa kuweba ng Dovre. Sa wakas ay nakumbinsi sila nito na may isang napakalaki, marahil isang halimaw, ay dumating sa Norway. Sa ibang lugar sa isang liblib na lugar na tinatawag na Lesja, isang matandang mag-asawa ang nakaupo para sa afternoon tea, nang makarinig sila ng isang dagundong sa malayo. Maya-maya pa, nagsimulang manginig ang mesa nila, dahilan para mahulog ang mga kalapit na kagamitan. Iniisip ng mag-asawa na ito ay isang lindol, kaya mabilis silang nagtago sa ilalim ng kanilang safety vault. Matapos maayos ang lahat, lumabas sila sa vault, at nakita nilang wasak at gutay-gutay ang kanilang bahay. Samantala, sinabi ni Nora sa punong ministro na handa siyang tingnan ang insidente sa Dovre. Sumasang-ayon ang ibang mga opisyal, at siya ay itinalaga bilang isang siyentipikong tagapayo. Pagkatapos ng pulong, ang tagapayo ng PM, si Andreas, ay nagpaalam kay Nora tungkol sa insidente sa Lesja. At ang dalawa ay mabilis na nagpalipad ng chopper patungo sa site. Habang nasa biyahe sila, medyo nag-uusap sila. Si Andreas ay maayos na nagpakilala, at pagkatapos ay tinanong si Nora kung bakit siya naging paleontologist. Sagot ng huli na mahal niya ang kalikasan mula pa noong bata pa siya.
Ibinahagi rin niya na ang kanyang ama na si Tobias ay isang dalubhasa sa alamat, ngunit kalaunan ay nawalan siya ng ugnayan sa katotohanan dahil ang kanyang paniniwala ay lumampas na. Sa isang punto, ang kanyang kondisyon ay lumala ng labis na siya ay na-admit sa isang ospital. Pagkatapos ay ipinagtapat ni Andreas kay Nora na gusto niyang palaging maging isang manunulat at na siya ay gumagawa ng isang kwento tungkol sa isang monghe na pinunit ang sarili niyang ulo at ibinabato ito sa mga kalaban para kagatin sila at sa totoo lang ay nakita ko itong napaka nakakatawa. Sa sandaling marating ni Nora at Andreas ang site, sila ay nabigla sa pagkawasak. Hindi nagtagal, sinalubong sila ni Captain Chris Holm, Special Operations Command. Ipinaliwanag ni Chris sa dalawa ang tungkol sa sitwasyon, na ipinaliwanag na ang nilalang ay nagpatuloy sa paglalakad nito 2 milya patimog sa mga bundok. Ngunit kahit na nagwalis sila sa lugar, wala silang mahanap. Halos parang nawala sa manipis na hangin ang dambuhalang nilalang. Kasunod nito, pinapanayam ng 3 ang matatandang mag-asawa. Nakinilig pa rin sa insidente. Ibinunyag ng asawa na wala siyang nakita, gayunpaman, nakarinig siya ng kakaibang tunog na parang paungol. Nakakatakot ang tunog, katulad ng kay King Kong. Nakalulungkot, ang impormasyon ay hindi tiyak kung kaya't si Nora ay naiwan upang siya satin ang paligid ng mag-isa. Bigla siyang nakaamoy ng kakaibang amoy na humahantong sa kanya sa isa sa mga higanteng bakas ng paa. Pagkatapos ay iniskan ni Nora ang lugar para sa anumang mga pahiwatig, ngunit kakaiba. Walang mga biological na palatandaan sa loob nito. Ito ay halos parang ang nilalang ay hindi isang buhay na organismo. Ngayon, sa bawat ebidensya na humahantong sa isang dead end, nagpa siya si Nora na humingi ng tulong sa kanyang nawalay na ama, na nakatira sa isang malayong bundok, mag-isa. Si Nora, Kapitan Chris, at Andreas ay lumipad papunta sa kanyang pwesto, sakay ng chopper. Ang kanilang unang pagtatagpo ay medyo pagalit, ngunit si Tobias sa kalaunan ay huminahon at dinala sila sa loob ng kanyang bahay. Nakapagtataka, kahit na matapos ang lahat ng mga taon na ito. Sinasaliksik pa rin niya ang mga gawa-gawang nilalang nakilala bilang trolls. Maya-maya, ipinakita sa kanya ng grupo ang video na nakuha ni Sigrid kanina. Natigilan si Tobias sa kanyang nakita at nagsimula siyang bumulong-bulong na nandito na sila. Nalilito, nais ni Nora ng siyentipikong paliwanag, hindi lamang ang ilang alamat upang makahanap ng solusyon sa kung anuman ang kanilang kinakaharap. Gayunpaman, si Tobias ay naninindigan sa kanyang teorya at ipinaliwanag na ang trolls ay nawala dahil sa Kristyanisasyon ng Norway. Idinagdag niya na malapit na niyang ibunyag ang katotohanan hanggang sa siya ay minamaliit bilang isang baliw. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang bag at sinabi na sila ay pupunta sa isang pakikipagsapalaran. Susunod, nakita namin si Nora, ang kanyang mga kasamahan, at si Tobias na lumilipad sa isang chopper patungo sa isang lugar. Pagkaraan ng ilang sandali, nakarating na sila sa nasabing lugar, at si Tobias ay sabik na sinimulang tingnan ang paligid. Napansin niya na ang topografiya ay ganap na nabago. Samantala, naamoy ni Nora ang parehong kakaibang amoy na tinatawag niyang hypernature. Habang iniikot niya ang lugar, bigla siyang nakakita ng isang malaking figura na nagising sa kanyang likuran. Ito ay ang mammoth troll na nag-camouflage sa kanyang sarili upang makihalubilo sa paligid. Napansin din ito ni Andreas at ng iba at mabilis na pinaandar ang chopper. Sa kabutihang palad, ang grupo ay nakatakas sa nick of time. Kapag nakarating na sila sa isang ligtas na lokasyon, live sila sa internet at ipapakita ang video sa mga opisyal ng gobyerno sa Oslo. Ngayon, lahat ay tiyak na naniniwala na ang trolls ay totoo. Di nagtagal, inayos ng punong ministro ang isang operasyong militar sa pangunguna ni Kapitan Chris. Sa lalong madaling panahon, daan-daang mga sundalo ang nagtipon-tipon kasama ang pinakamahusay na artilerya sa bansa at naghanda upang ibagsak ang higante. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang pinakamahusay na pagsisikap, ang troll ay tila hindi naapektuhan. Lumilitaw na mayroon siyang mga kapangyarihan sa pagbabagong buhay at naaamoy din niya ang dugo sa kanyang mga biktima. Matapos patayin ang isa sa mga sundalo, tumayo si Tobias at sinubukang pakalmahin ang nilalang. Nakaunat ang mga bisig. Mukhang successful naman siya sa umpisa. Gayunpaman, sa parehong oras, isa pang sasakyan ang dumating at pumels ang troll na may ilang mga bala. Habang lumiliko ito at pinipiga ang mga tao sa loob, si Tobias ay hindi sinasadyang natalo ng buntot ng troll na pinalipad siya at bumagsak sa lupa. Sinubukan niyang sabihin ang isang bagay kay Nora, ngunit malungkot na pumanaw bago niya maipaliwanag ang kanyang mga salita. Noong gabing iyon, isang nawasak na si Nora ang dumaan sa journal ng kanyang ama. Sinusubukang malaman kung paano pigilan ang troll o mas maunawaan siya. Pagkatapos ng ilang oras ng pagbabasa, nalaman niya na ang mga troll ay naghahagis ng mga bato sa mga simbahan dahil kinasusuklaman nila ang tunog ng mga kampana. Nang maglaon, ibinahagi niya ang impormasyon sa mga opisyal na sinasabing kailangan nilang mag-isip sa labas ng kahon. Ang ministro ng depensa ay hindi nais na sumulong sa isang napakamalayong pamahiin na plano, ngunit dahil wala silang ibang pagpipilian, binibigyan siya ng general at punong ministro ng Berdeng Ilaw.
Sa susunod na eksena, nakita namin ang apat na helicopter ng militar. Bawat isa ay nakakabit ng isang malaking kampana ng simbahan na lumilipat patungo sa troll. Lumilitaw na gumagana ang plano sa una. At ang troll ay nagiging halatang mahina, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, nasanay na siya dito at sinisira ang karamihan sa mga chopper. Sa pamamagitan nito, ang ideya ni Nora na salakayin ang halimaw gamit ang mga kampana ng simbahan ay nabigo, na nagdulot ng higit pang patayan at pagkawasak. Ang masama pa nito, sa puntong ito, kinuha ng mga news outlet mula sa buong mundo ang kwento at ini-broadcast ito. Bilang resulta, ang punong ministro ay nagbigay ng isang talumpati sa TV upang subukan at kalmado ang bansa. Sa una, humihingi siya ng paumanhin para sa kawalan ng kakayahan ng kanyang gabinete, at pagkatapos ay nagdeklara ng state of emergency. Hinihimok din niya ang mga residente ng Oslo at iba pang mga nakapaligid na lugar na agad na lumikas, dahil sa ilang kadahilanan, ang troll ay dumiretso doon. Samantala, dahil sa kanyang kabiguan, nawala si Nora sa kanyang upuan sa mesa. Sa kabilang banda, nalaman ni Andres na plano ng gobyerno na bombahin ang Oslo sa pag-asang sirain ang troll. May mga iniisip siya tungkol dito. Ngunit hindi pa rin siya kwalipikadong magkaroon ng opinyon, kaya nagbitiw siya sa kanyang posisyon. Parehong umalis si Nora at Andreas sa punong tanggapan. Sa lalong madaling panahon, libu-libong tao ang nagsisimulang pumila sa mga lansangan upang umalis sa lungsod. Kasama rin sina Andreas at Nora. Ang huli ay nalulungkot pa rin na hindi siya makahanap ng solusyon sa problema sa troll, at nagpa siya na tingnan ang journal ng kanyang ama. Lo and behold, nakahanap siya ng clue. Napansin niya ang salitang Sinding na nakasulat ng maraming beses sa journal. Sinabi sa kanya ni Andreas na si Sinding ay talagang isang prinsip na nakatira sa Royal Palace sa Oslo. Siya, tila, ay isa sa pinakamayamang tao sa bansa. Nang marinig ito, iginiit ni Nora na ikot nila ang kotse at bumalik sa paniniwalang may bakas na nasa Royal Palace sa Oslo. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating sila sa palasyo at nakilala si Richard Sinding na mukhang naghihintay din sa kanila. Pagkatapos, dinala niya sila sa loob at sa wakas ay ibinunyag niya ang katotohanan tungkol sa mga troll sa Norway. Bilang ito ay lumiliko out, Tobias ay tama sa lahat ng panahon, ang mga gawa-gawang nilalang na ito ay aktwal na naglalakad sa mga lupain ng bansa. Sa palasyo, si Nora at Andreas ay dinala sa ilalim ng mga lagusan sa ilalim ng lupa, kung saan ipinahayag ni Sinding na sinira niya at ng iba pang mga opisyal ang buhay ni Tobias upang maprotektahan ang kanilang lihim. Nang masyadong malapit na ang tatay ni Nora sa katotohanan, si Sinding mismo ang nag-ayos na ang matanda ay mailagay sa isang mental health hospital para protektahan ang sikreto. At ang sikretong iyon ay ang skeletal remains ng isang pamilyang troll sa ilalim ng lupa. Ang Royal Palace ay itinayo sa ibabaw ng kuweba ng Troll King matapos patayin ng mga Kristiyano ang kanyang pamilya at iniwan siyang patay sa loob ng bundok. Dito, malalaman natin na ang troll na nagdudulot ng kalituhan sa buong bansa ay talagang ang Troll King. Ipinapaliwanag nito kung bakit ang higante ay patungo sa Oslo sa unang lugar, sinusubukan niyang bumalik sa bahay. Patuloy na ipinaliwanag ni Sinding na walang mas mahalaga sa trolls kaysa sa pamilya, at sa panahon ng Kristyanisasyon ng Norway, ang Troll King ay naakit sa Dovre Mountain at ikinulong. Siyempre, pinalabas siya ng mga naunang pampasabog at ngayon ay babalik na siya sa Oslo upang subukan at muling makasama ang kanyang mga anak. Nagulat sina Nora at Andreas nang malaman ang katotohanan. Lalo silang kinilabutan nang makita ang mga labi ng Troll family. Nang sinindihan ni Nora ang kanyang UV light sa mga buto, napansin niyang sumirit ang mga ito. Dito niya napagtanto na ang mga troll ay talagang sensitibo sa liwanag at gumagawa ng plano. Susunod, hiniling ni Nora kay Sinding na ipahiram sa kanya ang pinakamalaking sasakyan na mayroon siya, kaya binigyan niya siya ng paboritong pickup truck ng Reyna. Pagkatapos nito, tinawagan niya si Kapitan Chris at sinabihan siya tungkol sa plano. Gusto niyang palibutan ng mga tanning bed ang Troll King at ilantad siya sa UV lights. Habang tinatawagan ni Chris ang ilang kasamahang sundalo para gawin ang troll trap, hiniling ni Andrea sa kanyang kaibigang si Sigrid pabalik sa pasilidad ng gobyerno na ipagpaliban ang plano ng Oslo missile bombing. Sa kabutihang palad, si Sigrid ay naging isang henyo sa paghack at matagumpay niyang napigilan ang fighter plane mula sa pagpapaputok ng mga missile sa nilalang. Sa Otlo na buo pa rin at ang plano ay buhay na buhay, sina Andreas at Nora ay kumilos. Noong una, nag-alis sila ng malaking tarp sa likod ng truck at ibinunyag ang bungo ng batang troll na natagpuan nila sa ilalim ng lupa. Pagkatapos ay itinaboy nila at sinimulang akitin ang paparating na higante patungo sa bitag ng UV light. Pagkaraan ng ilang sandali, hindi sinasadyang nabasag ng troll ang bungo at napagtanto na wala na siyang pamilya.
Galit na galit, ibinaling niya ang atensyon kina Nora at Andreas. Determinadong bayaran sila. Sa ibang lugar sa base militar, huli si Sigrid ay nahuli habang pinakikialaman niya ang missile system. Gayunpaman, ang pangkalahatang utos na i-abort ang missile plan kapag nakumpirma nila na may mga sibilyan sa malapit. Samantala, kahit papaano ay nagawa ni Nora at Andreas na akitin ang troll sa kanilang itinalagang lugar. Walang pag-aksaya ng oras, pinalibutan siya ng mga sasakyang militar, at nagsimulang magliwanag sa kanya ang napakalaking UV lights. Ang plano ay gumagana at ang troll ay dahan-dahang nasusunog hanggang sa mamatay. Gayunpaman, nang makitang nagdurusa ang higante, si Nora ay may huling minutong pagbabago ng puso. Napagtanto niya na mali ang patayin ang nilalang kaya pinatay niya ang mga ilaw, at sinubukang iligtas ang buhay nito. Pagkatapos ay hinimok niya ang troll na pumunta sa mga bundok kung saan siya ay ligtas. Ngunit sa kasamaang palad, huli na. Nagkaroon ng sandali ng katahimikan hanggang sa biglang sumikat ang araw na nag-udyok sa Troll King na bumagsak sa isang tambak. Bago pa siya tuluyang maging bato, inabot ni Nora at marahan siyang hinawakan. Habang ang iba ay nagsasaya, nagsimulang mag-isip sina Andreas at Nora kung mas maraming troll ang nagtatago sa kaloob-looban ng mga bundok ng Norway. Pagkatapos ay nagpasya si Nora na dapat nilang tawagan ang lugar na ito na Tobias Boulder. Sa huling eksena, tumalon ang pelikula sa Dovre Mountain, kung saan makikita natin ang isang buong bungkos ng mga bato na gumagalaw. Biglang, isa pang troll ang bumangon mula sa mga durog na bato, na handang magpakawala ng impyerno sa mga tao ng Norway.